Para naman sa update sa lagay ng trapiko, hihirit na NMDA spokesperson Celine Pialago. Celine, good morning. Good morning, Ivan. 6:20 pa lang ng umaga pero kanina nakapagtala na tayo ng mahigit sa 5 minor road accidents sa kahabaan ng EDSA southbound. Unahin natin yung EDSA-Regalia. Kaninang 5:10 ng umaga, nagkaroon ng multiple collision kung saan involve ang isang bus, isang L300 at isang sasakyan sa may main avenue. Pero so far, ngayon ay cleared na to. Pero dahil ang mga ganitong klase ng collision sa EDSA, lalo na kung rush hour, ay magdudulot ng konting pagbigat sa daloy ng trapiko. Kanina naman sa EDSA Q-Mart, nagkaroon din ng stalled vehicle kung saan ang isang bus ay tumirik dahil nasira ang kaniyang propeller. Bali, eksaktong alas 5 rin ito nangyari. So medyo sabay-sabay, Ivan, yung mga nangyaring minor incidents sa EDSA southbound. Silipin naman natin yung EDSA White Plains kung saan nagkaroon din ng 2 magkasunod na minor road accident sa kahabaan ng EDSA southbound kung saan ang military truck at saka kotse ay nagkaroon ng banggaan at after 2 minutes ay nasundan pa ito ng isa pang minor incident. Kaya silipin natin sa J Tower yung sitwasyon ng daloy ng trapiko para sa mga futuristang luluwas sa both directions. So far, Ivan, okay pa naman. Meron lang mga konting pagbigat at mararanasan nila yan sa may EDSA Pituacion hanggang GMA Kamuningan. Mm-hmm. Balik sa Ivan. Celine, yung clearing operations ng MMDA, puspusan, ano, laban sa mga illegally parked vehicles. Pero may umalma sa towing tulad nitong laman ng isang viral video. Ayan, papakita natin. Kuha yan ng youth scooper na si Maki Ramoy Makabagdal. Ang reklamo ni Maki, yung mga kapitbahay niya sa Bililla Village sa Novaliches, Quezon City, hindi man lang daw kasi nagtimbre ang tow truck para alertuhin ang may-ari ng mga sasakyan. Yung procedure ba, Celine, sa pagtotow, dapat may advance warning o talagang parang ano yan, ninja-style operations na bibiglain talaga yung mga nakapark illegally? Ivan, ganito kasi yung sitwasyon. Ano? Kapag major thoroughfare, hawak ko ito ng MMDA at hindi na ho namin kailangan magpaabiso sa local government o sa kahit na sino pag kami ay magsasagawa ng clearing operations. Kagaya na lang ho sa Baclaran, EDSA, C5, Commonwealth, Balintawak, and other areas of Mabuhay Lanes. Hindi na ho namin kailangan ng kahit ano pang coordination since kami naman ho ang nagmamanage ng mga nabanggit kong area. Pero ho dun sa viral video na nabanggit ninyo, Novaliches, usually ho, kapag na-request ho ng LGU ang clearing operation, sila ho ang nagko-coordinate doon sa kanilang mga kabarangay o ka-village at legit naman ho yung kadalasan na operation natin. Basta ho may team leader, may mga enforcers, alam naman ho natin na hindi ho pwedeng mag-operate ng mag-isa ang tow truck. So walang obligasyon, Celine, ang MMDA o kung sino man nag-ooperate na alertuhin yung may-ari ng sasakyan? Meron tayong procedure in a way ho na hinahanap natin yung may-ari ng sasakyan. 5 busina po after a minute, 5 busina ho ulit. There's no such thing as 5 minutes dahil ho ang 5 minutes is just an unwritten rule. Pero ho, in our end, hinahanap ho natin yung may-ari. May effort naman ho para sa mga towing operations group na hanapin yung may-ari. Pero ho yung coordination na timbrihan na magkakaroon ng clearing operation sa local government po, nakikipag-coordinate ang team MMDA. Ito, ang sinasabi pa nila, private subdivision daw to. Sakop pa rin ba ito ng towing? Ayun po. Kami ho sa MMDA, hindi ho namin pinapasok yung mga barangay streets, subdivision, villages nang walang coordination. Siguro ho, sir, Ivan, ito ay ni-request ng local government o ng samahan, asosasyon ng mga villages, saka ho nagkakaroon ng clearing operation. Upon request ho, yung towing operation sa sitwasyon ho ng mga villages and subdivision. At siguro, Celine, bottom line natin, pag talagang no parking, no parking. Yes, Ivan, hanggat maaari ho kung may makikita kayong no parking zone, tow away zone, huwag nyo na hong paradahan para ho kung magkakaroon kami ng biglaang operation. Iwas na ho tayo sa argumento or technicalities. Pero ho, sa usapin po, sir, ng nabanggit ninyo mga subdivision and villages, request po yan. Minsan ho, nanggagaling ho ito mismo sa barangay level at sa presidential hotline, which is 8888. So, kailangan ho natin respondihan yon. Pero, Ivan, kung ang nag-ooperate ay tow truck lang, hindi ho ito pupwede. Dapat ho lahat ng nag-ooperate na towing truck ay may kasama hong enforcer.
yung enforcer ho natin, yung magtitiket at yung magga-guide. Kapag ho, tow truck lang yung nag-ooperate, there must be something wrong. So, kailangan ho nilang hingan ng mission order. May karapatan ho silang silipin kung ano ba yung kanilang mga pangalan, kung legit ba yung operation. Pero ho, kapag may mga enforcers ho tayo, rest assured ho, legit ho yung towing operations na ginagawa natin. Yan, maraming salamat sa paglilinaw, MMDA spokesperson Celine Pialago.